Ilang mangingisda sa Barangay de la Paz, Batangas City, nangangamba na sakaling umabot sa kanilang lugar ang oil spill mula Oriental Mindoro. Samantala, higit 100 litro ng langis na kolekta ng PCG sa 3 barangay sa Isla Verde. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, tulong-tulong ang mga residente at mangingisda sa Barangay de la Paz, Batangas City sa paggagawa ng improvised spill boom dahil sa pangamba ng pagkalat ng langis sa lugar. Dahil nga sa pagbabawal ng leisure activity sa 3 barangay sa Isla Verde, pinangangambahan ngayon ng ilang mga mangingisda ang pagpapahinto ng pangingisda na siyang kanilang ikinabubuhay. Nakagisna na ng 56 anyos na si Mang Loreto ang pangingisda. Sa pangingisda siya kumukuha ng pera para makapagtapos sa pag-aaral ang 3 anak. Wala rin siyang ibang hanap buhay bukod sa pangingisda sakaling ipagbawal na ang pagpalaot sa karagatang sakop ng Barangay de la Paz, Batangas City. Kalakihan din po ng kawalan ng pangingisda dito sa aming baybayin ito. Mahirap po dahil po dito malaki din po pagkitaan marunin namin sa isda. Sa isang palaot daw kasi, umaabot sa 1,000 hanggang 2,000 piso ang benta ng mga nahuhuling isda. Kahapon ng umaga, kinumpirma ng PCG Batangas ang namataang langis sa 3 barangay na sakop ng Isla Verde sa lungsod. Bukod po doon sa San Agapito at San Agustin, may nakita na po tayo sa San Antonio. So 3 lugar na po yung nakitaan ng oil spill dito sa Isla Verde. Ayon sa pamunuan ng Barangay de la Paz proper, nasa humigit kumulang 50% ng mga residente rito ang umaasa sa kabuhayan sa karagatan. Kaya magiging malaking dagok raw kung sakaling umabot na rito ang oil spill na nararanasan sa Oriental Mindoro at ngayon ay nasa Isla Verde na. Ang magkapatid na Nestor at Edmar, pangingisda lamang din ang tanging hanap buhay. Kaya nangangamba sila ngayon dahil sa banta ng oil spill. Wala kaming hanap buhay kundi sa dagat. Ilang po ang aming hanap buhay dito sa dagat na ganyan. Ay talagang mahirap po dahil hindi po kami magtrabaho eh. Ayon sa PCG, nasa mahigit 100 litro na ang nakolekta nilang langis mula sa 3 barangay sa isla. Pag-uusapan pa bukas kung saan itatapon ang mga nakolektang langis sa dagat. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paggawa ng mga improvised spill boom ng mga residente sakaling may mamatang langis sa lugar. Nakatakda namang magdala ng organic oil digesters ang Batangas City Environment and Natural Resources sa Isla Verde na maaaring makatulong sa pagtatanggal ng langis. This one is organic. We're going to test muna. Magaling na po yung siguradong punihanda dahil kung sakali pong dumating at wala kaming handa, ay di napakahirap po naman ng gayon. Saka pong dadalarasan po kami. Kanina lamang din umaga, kinumpirma na rin ng PCG Batangas na umabot na sa 2 barangay sa Tingloy ang tumagas na langis mula sa lumubog na barko sa Oriental Mindoro. Kabilang dito ang mga barangay ng Corona at San Isidro. Pero ayon sa PCG, nalinis din agad ang mga langis na napadpad sa baybayin dahil kakaunti lamang ito. Ngayon po yung paghahanda po, hindi lang po lugar, kundi ito pong buong coastal municipalities. Ace, nilinaw naman ng PCG Batangas na maaari pa rin mangisda ngayon, ngunit mahigpit nang ipinagbabawal ang paglangoy sa mga lugar na nakitaan ng langis gaya ng Isla Verde. As of 4 PM, under control o wala nang namataang oil spill sa baybayin ng Tingloy ayon sa PCG. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.